Nagpetisyon ng isang concerned citizen para masolusyunan ang traffic sa EDSA na resulta ng yellow lane policy. Bakit hindi na lamang daw dagdagan ang bus lane at payagan ang provincial buses na dumaan sa EDSA? Pabor naman ang MMDA sa Mongkahi pero sabi ng ahensya hindi bus lanes ang problema kundi ang kawalan daw ng disiplina ng mga bus drivers. May live report si Athena Imperial. Athena? Joseph, sa kabila nga ng mahigpit na pagkapatupad ng MMDA sa yellow lane policy ay tukod pa rin ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA. Kaya naman itong concerned citizen na si June Ramos sa online petition na lang idinaan ang kanyang Mongkahi. Dalawang linggo mula ng mahigpit na ipatupad ng MMDA ang yellow lane policy para raw lunasan ang mabigat na daloy ng trapiko. Pero dalawang linggo na rin ganito ang eksena sa EDSA. Sa tinitingnan traffic, nauubos sa biyahe ang oras ng mga pasahero at motorista. Para makatulong sa pagsugpo ng mabigat na daloy ng trapiko, isang concerned citizen ang nanguna sa pagpetisyon na dagdagan ang bus lanes sa EDSA. Mas makabubuti raw na gawin ito dahil mas marami ang public commuters kaysa private car owners. Ang cars, parang maximum of 5 lang ang nasasakay. Minsan nga 1 lang or 2. Whereas kung bus, mga 50 ang naisasakyan kada biyahe. So imagine mo kung 50 buses, nagagawa niya yung task ng 1,000 cars. So kung mawawala yung 1,000 cars in exchange for 50 buses, ang laking luwag ng EDSA. So question ni Ramos, kung 5 ang lanes, 3 rito ang dapat sa mga bus. Kung 3 naman, 2 lanes ang ilaan para sa mga bus. Dagdag pa ni Ramos, hindi dapat ipagbawal ang provincial buses sa EDSA. Maengganyo raw kasing gumamit ng pribadong sasakyan ng mga commuter kaysa magpalipat-lipat sila ng bus na sasakyan. Instead na isa lang ang pamasahin nila, magbabayad pa sila 2 beses. Tapos syempre, hindi lang basta kung travel time mo 1 hour, magiging at least 1.5. Kung ang travel time mo is 2, magiging 2.5. Kasi syempre, lilipat ka pa. Paglipat mo, mag-aantay ka pa na ulit ng next bus. Talagang malaking inconvenience. Pabor naman ang MMDA Traffic Chief sa Mongkahi ni Ramos. I support it, but there's no such thing as a 50% of EDSA because we have 5 lanes. So it's either 20, 40, 60. So I guess they're referring to 60. Okay, so 60%, let's give it to them. Pero tingin niya, hindi bus lanes ang problema, kundi attitude ng bus drivers. Bigyan mo siya ng 3rd lane, papara, itatabi. Buti kung itabi sa curb. Paano kung ibaba ka sa underpass? Paano kung ibaba ka sa over, sa flyover? And now it's happening already without this kind of policy that you're allowing them on the 3rd lane. Aside from the fines, is that they're not the ones paying it, they're the operators do. So where are we heading? Kung dadagdagan man daw ang bus lane sa EDSA, dapat din daw mag-exam uli ang mga bus driver. Yung exam na talagang yung responsive na sa competence na hinahanap natin sa mga drivers na to, not only on the skills but also on the attitude, ano? Joseph, sa kasalukuyan ay nasa mahigit 200 na ang lumagda at sumuporta dito sa petisyong ito ni June Ramos. Joseph? Alright, Athena, meron sinabi yung sa MMDA, no, si Sir Bong. Where are we heading? Pag ikaw commuter, abay, may katapusan pa ba itong dusa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos? Hirap na sa pagsakay sa mga bus. At saka itong traffic na to, talagang sayang yung buhay mo. Yes, Joseph, kaya nga ang ginagawa nga doon ng MMDA ngayon at katuwang na nila yung mga local government units. Talagang kung pwede, ginagawa nilang efficient yung public transport system. Kaya naman ang gusto nilang sabihin sa mga commuters, sa publiko, sana rin daw ay makikoopera sila. Kung kaya naman daw na mag-commute na lang para mabawasan na rin daw yung volume ng private vehicles, lalong-lalo na dyan sa EDSA, ay pwede naman daw gawin ito para lumuwag ang daloy ng trapiko sa EDSA. Joseph? Abay, pag sinasabi nila na magko-commute, and halimbawa, ipagpalagay mo na pagbibigyan mo yung gobyerno sa hiling na bawasan yung private vehicles, no? Sige, try kong sumakay. Pero with that kind of situation, ang hirap sumakay, parang hindi yata ako ma-encourage nun. Ibig sabihin, ang point ko is, siguro 2 linggo na yata itong experiment, yung yellow lane, and we are seeing the effect. Does the MMDA think this is an effective policy?
Ayon kay Bong Nebriha Joseph, ito yung nakikita nilang solusyon sa trapiko. Kumbaga, ang pinaka nakikita nilang problema dito, Joseph, ay yung mga public buses pa rin, ano? Kasi ang nabibiktima rang araw o ang nagiging affected dito ay yung mga private vehicles. Kasi sa pagkakapaliwanag niya sa atin kanina, lumalabas pa rin daw sa yellow lanes itong mga bus. So pag lumabas sila para unahan yung ibang mga bus na gustong magsakay ng mga pasahero, kumbaga sa time na magsasakay na sila, babalik ulit sila sa yellow lanes. So dito daw nagkakaroon ng problema dahil kapag nag-swerve sila o bumalik sila ulit dito sa mga yellow lanes, dito na maiipit yung mga private cars sa likod. Kaya nagkakaroon ng matinding daloy o bigat ng daloy ng trapiko sa EDSA. Joseph. Alright, so from the commuter's point of view, and kanina nabasa ko yung message mo sa group, no? Mukhang ito bang yellow lane policy na to ay tatanggapin na natin at magiging na siyang policy in place para sa MMDA? Ayon sa MMDA, Joseph, hindi nga daw ito eksperimento kasi marami nag-iisip na eksperimento ito. Okay. Hindi ito eksperimento, kumbaga panahon pa lang daw ng former MMDA chairman na si Bayani Francisco ay pinatutupad na ito. So ngayon, hinigpitan lang talaga nila. So ipatutupad daw talaga nito hanggang masanay yung ating mga public bus drivers na ito na yung gawin. So ang pakiusap daw talaga nila, Joseph, no, huwag na silang lumabas doon sa lanes para mas maging smooth yung flow ng traffic at hindi na din maapekto yung mga private car owners na nandun nga sa dalawa o tatlong lanes na malapit naman dun sa MRT. Kasi sila nga yung kumbaga affected dito, lalo na pag nagsuswerve ulit pabalik sa yellow lanes yung mga bus. Joseph? Okay, so mukhang tatanggapin na lang natin itong yellow lane policy na ito. Tingnan natin kung hanggang saan. Maraming salamat, Athena Imperial.